Mendoza. Sir. Nasisiguro mong na-cordon mo ang all possible exit? Lahat ho ng mobile unit ay nakahanda na sa lahat ng pwede nilang daanan, sir. Iha. Alalahanin mo mabuti ang itsura ng kanilang muka. Wala ka bang nakita ng palatandaan? Ilan ba sila? Dalawa, apat, anim o sampo? Malupit sila. Wala silang awang pumatay. Major, ang mabuti yata ay papagpahingahin muna natin ang bata. Oo, oh, Mr. Salvador. Bukas ho, imbitahan namin siya sa presinto para mabigyan ng liwanag ang lahat. Ho, adyos po. Pa! Si Dolpo, papa. Ano mo kanina, narinig ko yan eh. Tabi, tabi! Maraming dutugo! Tabi kayo, tabi kayo! Oy! Kapitan, this is too much. Sunod-sunod ng patayang ito. Napapahiya na ang departamento natin. It's about time we do something. I want these senseless killings to be stopped. Sila ba tumira? Oo, Don Manolo. Halika kayo. Sige. Maupo kayo. Martin! Boss? Kunin mo yung envelope sa taas. Oho. A job well done, boys. Alam nyo ba kung anong klaseng taong ipinatira ko sa inyo? Ulupong, Don Manolo. Pinakamakamandag na ahas. Tinutuklaw pati nagpapakain sa kanya. Para sa sariling kapakanan. Walang pagpapahalaga sa utang na loob. Paano mo nalaman? Nag-iimbestiga muna sila at gumagamit sila ng mahaba-habaring panahon sa pag-iimbestiga. At na-discovery nila na di umano, pinainom ni Dolpo ng atiban si Carmen at sinundot pa ng Korean bag. Kaya, inatake ng matinding kalibugan ang bata. Kung ganon, hindi dapat isunod si Carmen. Biktima lamang sa Don Manolo. At kung ipatitira nyo, kahit magkano hindi namin gagawin. Dahil lalabas lamang to na isang kapritso. Pero kung may magandang dahilan at makatarungan, kahit wala sa presyo, gagawin namin. $100,000 yan, tiniente. Balato ko sa inyo. Ako nang bahala kay Kapitan. Anong nangyari? Si Ruben, pinabinipisyo ni Kapitan. Ha? Kasi matalas. Tuli! Tumabi kayo dyan! Tumabi kayo sabi! Thank you.
Ah!